Good morning, ayan guys. Papunta kami ngayon biglaan sa hospital kasi yung likod ng asawa ko biglang sumakit. May pumitik daw kahapon yan ng hapon kasi tinawagan siya ng barkada niya magpunta sa bahay nila kasi nagpatulong. Hindi pwede mag-isa yung friend niya na magbukat. Ayun, pumunta siya. Tinulungan niya. Ang nangyari, pag uwi ng bahay, sumakit yung likod niya ay yung sa baywang, sa likod ba? Anong tawag dyan? Kaya ngayon, dalhin ko siya sa hospital. Kahit may sakit siya nag-drive. Sinamahan ko siya sa hospital kasi kailangan niya magpa-check up. Bak nang ganyan? Kasi bakit biglang ganyan? Nag-upo kasi daw niya, pagtayo niya, may pumitik bigla. Tapos ayun, sumakit na hanggang ngayon yung ano niya, yung sa may bewang niya sa likuran. Okay. Ayun yung magpadala sa hospital. Pero pinipilit ko talaga siya, hindi pwedeng ganyan, baka ano na yan. Eh kapag hindi mo madali yan, baka maglala. Delikado, may edad ka pa naman, sabi ko nang ganyan sa kanya. Eh ayun, napilit siya na magpunta. Eh kahit may sakit nyan guys, ayan, anong ginagawa? Nagpapagwapo. Kahit hindi na kaya yung likod. Ganyan yan siya, maarte yan siya sa katawan niya. Kahit na nagkaano, pinupunasan ko pa yan kanina. Napaka-arte niya talaga sa katawan. Ganyan yun siya. Sabi, hindi daw siya nakapang-puna. Sabi ko, ay naku, unahin mo pa yan, yung likod mo. Nagkaano na, nagkandarapa na. Yeah. Ayaw niya magpadala. Pinipilit ko yan. Sarap ano yun eh. Sarap. Tawag nito? Sarap imimi. Tigas ng ulo. Lamig bunalan. Karoon pa punta kami dun sa maan. Ay, wakate. Hindi, 14. Huwag ito. Buhay bitro araw bitro. Kahit nagkaano, nagpagwapo pa rin. Kahit nagkasakit na yung likod niya, halos hindi na yan makalakad. Ewan ko, sana okay lang sana, Lord God. Yung nangyari sa kanya. Pinagalitan ko patuloy yan siya kagabi. Hindi ka pwede magbuhat kasi. Ano bang binubuhat niyo? Tulong-tulong ka pa. Siguro mabigat yung binuhat niya tapos nag-upo siya sa sahig daw kasi may ginagawa, may inasimbulata. Pagtayo na niya ay mag-exercise. Dito ako nag-exercise, lakad-lakad. Tapos pagkatapos ng mag-exercise, pumunta ko diyan mamalingke ng namin. Tapos ano, parang iba na talaga kasi nga hindi ko siya ginising ng maaga. Parang pag ano niya, pag tingin ko sa kanya kanina nung gumising siya, parang iba na. Ay, hindi na ako mag-exercise, mag-ano na tayo. Punta na tayo ng hospital, kailangan mo na magpa-check up. Ayaw pa, ang tigas ng ulo. Champagne, sago tabay, chui. Yung nakaan. O din de kaya de. Ah, chukyo, munika. Champagne, chukyo. So dito kami sa Machini, sa may ano talaga, downtown. Chambange, Sago Tabay, Chui. So doon pa lang downtown. Dito naman is, no? Downtown din to. Dito kami ng hospital.
전방에 사고 다발 주의 구간입니다. 어딘데? 1층? 2층? Nakahiga pa siya. And kinuha ko yung una niya para hindi siya mahiga. Tsaka yung kumot niya para mag-alis siya. Naglapag lang kasi siya sa salan. Ayun, kinuha ko yung mga gamit niya. Doon, ayun, tumayo. So, dalhin ko siya dito. Sabi ko, mag-taxi na lang kami or magtawag ako ng ano, yung sa mga yung nangangailangan na talaga ba ng tulong. Ayaw niya, mag-drive na lang daw siya. Napakatigas talaga ng ulo. Sarap ano, yung batiran. Ayan. Yung dito niya guys, oh. Ayan. O di kaya, di ba di? Ang kawawa naman to ang aking asawa. Budi kaca, unang yogi yak caci, yogi? Ure yogi yak caci, sahaya? Yogi anya, budi sa. Ani jin yogi kaya de? Ani. Budi kaya de. Itu yogi anya?그 잠깐 갔다 오시는 건 안 되겠습니까? 아. 여기 안 있구나. 시퍼 할까? 이거 시퍼? 시퍼 할까? 나 나도. 어, 여기 있다. Pasok namin kanina, nagsulat agad kami ng pangalan niya para tawagin siya. At ayun na nga, nagantay na kami kung kailan kami tawagin at nakaupo na muna kami. At maya maya, tinawag na nga siya kanina. Tapos siya na lang daw, hindi ko na nakuna ng video kasi na-off bigla. Tapos siya na lang yung napunta doon sa loob. At pagkatapos namin niya, nagbili kami ng gamot dyan. Dyan lang din sa tapat ng hospital nila, clinic. Ayan, so ayan, nagkabili na kami ng gamot niya, ang daming gamot. So ayan yung gamot niya guys, na kailangan niyang iinumin, sobrang dami niyan. Umaga, lunch and dinner, at may nakainin na din siya, naka-inject na din siya. So, ang dami ng gamot na binigay. Binigay na niya. Ito yung mga gamot niya. So sa ngayon mga ka-Jory, pauwi na kami ng bahay.
kasi hindi pa siya nag-lunch at nakahanda na din naman ako ng pagkain doon at uulamin niya kasi kailangan na niyang kumain para makainom na agad siya ng gamot niya. At yan na nga mga ka-jory, ganyan ko siya kaalaga. Sobrang alaga yan yung asawa ko. Ewan ko na lang kung saan pa ako magbulang talaga sa kanya kung sakali. So, ayan, sa pauwi na kami mga ka-jory. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and please click the notifications for your updated to my new video.